lang po alam pag ulan to. Good evening po! Good evening! Grabe, napaka-inspiring ng sinasabi ni Ma'am Mariel and Sir Sandro. Na-inspire po ba kayo? Yes! Pati ako, na-inspire. Sobra. Grabe, binaliw niya rin ako. Binaliw ako ni Ma'am Mariel, binaliw ako ni Sir Sandro. Super hands down ako sa kanila, to be honest. Kasi kung sinasabi po nila sa akin or sa inyo kanina na nag-share ako sa kanila kahit pa paano, ngayon po, super proud po ako kung ano po sila ngayon. Kasi kung tutuusin po, sabay-sabay po kami nag-start niyan. Sabay-sabay po kami. So ngayon po, sabi niya nga po, cross line kami. Tapos nakita mo yung kahit pa paano, sinasabi niya na, hindi ko alam kung totoo talaga. Sinasabi niya, nakatulong daw ako sa kanya. Okay. O, sabi niya yung mama, yes. Nakatulong daw ako. Is I'm so happy. Kasi hindi po talaga ito pera-pera lang. Okay, kasi po ako, kung pera-pera lang, bakit ko siya tutulungan? Bakit ko siya tutulungan? Ni sentimo, ni lahat ng sinama niya sa negosyo to, wala ako na pala doon. Pero every time nakikita ko yung taong yun, sabi ko, ang galing niya ni Sandro. Kanina ko bumubula ko sa likod, sabi ko, binabula ko ni Sandro. So totoo po yun. Kasi kung makikilala niyo po siya before, okay, hindi po talaga siya ganito magsalita. At ang pinakagusto po sa kanya, simple lang nga. Pero tatamaan ka sa puso. Yes. Tinamaan po ba kayo? Yes. Okay. For our guests, I will try my best also to speak in English. No problem. But again, sir, I'm not very good on English. Okay, so I will try to mix. Okay, so yun po. Isa rin din ang gusto ko sa negosyo to. Hindi kanya titingnan kung graduate ka, magaling ka sa English, bachelor ka sa ganito. Hindi po katulad sa minsan sa corporate world, hindi naman po ako against sa corporate, ha? Pero minsan, di ba, nag-a-apply ka pala? Halimbawa, pambansang ganito ng eskwelahan. Ay, ayaw na. Ni hindi ka pa nga ini-interview. Di ba, pag nakita nila, sabihin natin, mga sikat sa atin, syempre, Lasal, Ateneo, okay kagad. Tama, nakaka-relate ko. Okay, dito sa negosyo to, kahit pilay ka, disabled ka, bulag o whatever, pipi ka man, unano ka man, okay? Basta willing kang gawin to, pwede ka po dito. Yes. Okay? So, again po, papakilala po muna ulit ako sa inyo. Okay, my name po is Fritz Gutierrez, para po sa mga hindi nakakilala sa akin. I'm an OFW din po, katulad nyo. Pero not anymore sa September 15. Yes! Yeah! So, kwento ko lang po onti, paano po ako napasok sa negosyo to. Last 2 years po, in-invite po ako ng kapatid ko dito, si Jamon Gutierrez. Kung kilala niyo po siya, one of the president circle po ngayon and chairman circle na po siya ngayon. He's earning 2 million a month, averaging 2 million a month. Okay, so ganun po kalupit yung kapatid ko na yun. And okay, go back po dun sa invitation namin. In-invite niya ako sa Royal, sa Manila pa yon. Nakinig ako. Sabi ko, okay, okay. Pero hindi niya kasi alam, may offer na ako sa Singapore. So sabi ko sa kanya, ito yung maganda. Pero sabi ko, punta na ako sa Singapore eh. Eh kasi ako, syempre, ang trabaho ko po pala is a fencing coach here. So, alam niyo ba yung fencing? Yes. Yes. Yung spada? Yeah. Nanunusok? Yes. Magaling po ako manunusok. Ay, napalo. Gusto na mga gusto magpatunusok dyan. Example. Joke lang po yun. Okay, hindi. Fencing po yun. Okay, baka magalit yung girlfriend ko. Okay? Joke lang. Okay, so, yan, wala tuloy ako. Okay. Kusokan. Okay. So, I'm a national team sa Pilipinas. Wow. Okay, so, nagkaroon po ng offer to be, fencing coach here in Singapore. To be honest po, hindi po ako na-i-stress sa trabaho. Siguro isa ako sa mga pinakaswerte ng OFW. Kasi pag, minsan po pag natamad ako, punta lang ako doon, exercise ka na, warm up ka na, o laro ka na, okay, class, dismiss. Ganun talaga, seryoso po. Ang pasok ko lang minsan, 2 hours, 3 hours, 4 hours. Kung tutuusin po, sinasabi na sa akin, Fritz, ang swerte ng time mo, ang swerte ng trabaho mo. Tapos yung sahod ko po talaga, hindi naman po, hindi po siya, hindi siya below 2.5. Above pa po ng 2.5. Yes. Okay, so hindi ko po pinagyayabang ngayon. Pero sinasabi ko po, bakit po ako nag-decide mag-resign? Okay, kahit ang trabaho ko ay super gaan. Actually, passion ko yun eh. Diba, naghahalalaro nga lang ako. Minsan, pinapakita ko sa girlfriend ko, uy, tinan mo ginawa namin, nagka-table tennis lang kami, tapos na yung oras ko. Ganon, as in wala po talagang, hindi ako na-stress.
Tapos, I have a chance pa makapunta sa iba't ibang bansa. Kasi pag may competition kami, Hong Kong, Philippines, sa Germany, Europe, pinapadala po kami doon. Libre. Bayad. So sa tingin nyo po, kayo po, bigyan ng opportunity ng gano'n, kukunin nyo? Yes! Kukunin! Di ba, wag na po tayo paka-plastic. Pero again, yun po yung isa-share ko sa inyo. Bakit ako nag-decide mag-resign para sa Royal? Yes! Okay? So, go back ako sa story ko. Sabi ko nga sa kapatid ko, ayoko. Kaya mayabang ako eh. Di ba? Pagpunta ko dito, okay. After 7 months, na ginagawa niya po yung negosyo, in-awardan siya bilang executive circle. Yes. Alam niyo po ba executive circle? Yes! Okay. Pag sabi executive, nag-hit ka na ng million sa Royal. 7 months na hit na yung million. Kinumpit ko po, sahod ko. Sabi ko, kahit 1 year, nung una nagsimula ako, kahit 1 year ako dito sa negosyo to, hindi ko ma-hit yung 1 million. Siya, net. Ako, bayad ako ng bahay, pagkain, ng mahal ang pagkain dito. Everything ang mahal. Okay? So sabi ko sa kanya, sige nga tol, try ko yan. And sinabi niya sa akin, good news, magtatayo daw ng office dito sa Singapore. Okay, sabi ko, wow, exciting, magtatayo ng office. Sabi ko, big company, international. So, grinab ko. Okay? So pagka-grab ko, after ilang months, walang office. 3 months, walang office. 4 months, walang office. 5 months, walang office. Wala rin akong alam. Wala po akong alam sa negosyo to, YouTube. Minsan, pag may announcement, meron daw RBP sa ganitong lugar. Doon na-meet ni Sir Sandro, yung team niya, doon ko po na-meet. Nag-uusap lang kami, uy sir, kailangan ka na Royal, blah blah, etc. Wala po, ang dashboard ko rin noon, 00. Okay, ilang months po, 00. Lahat naman po dadaan sa 00. Yes! Ang lupit mo, ay sige, pwede naman pala. Pag nag-multiple accounts ka, meron ka lang agad. Hindi 00. Okay? Pero again po, tama naman, no? Bobo talaga eh. Okay, so ayun nga po. Wala akong alam, inaral ko lang po din to sa YouTube, blah blah blah, etc. Wala rin ako ma-invite kasi po lahat ng kaibigan ko nasa Pilipinas. Okay? So ilang months din po akong bokya. Pero again, sabi nga dito, tuloy-tuloy ka lang. Tuloy-tuloy ka lang, huwag kang titigil. Nakakatawa po, nung nag-uusap kami ni Sir Sandro tsaka ni Ma'am Mariel, meron kaming parang group chat kasi nga po nung na-assign kami dito na mag-speaker. So nag-uusap kami, nakakaba. Kasi first time po namin kinapala ng mukha na mag-advertise ng todo-todo. Okay? Kasi po napansin niyo po ba, sino po na Singapore page? Lahat po na Singapore page? Sino pong wala pa? Kailangan niyo pong malagay doon, ha? Kapag wala po kayo doon, please approach us or Sir Sandro. Everything kung sino pong nandun, ilalagay po namin kayo sa page. Okay? Pinopromote ko na rin po para lahat po tayo nakikita yung news. Okay? Para po sa hindi nakakita, gumawa kami ng video. Kinapalang po talaga namin mukha. In-invite namin lahat, blah, 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 etc. So kami, nagka-feeling. Feeling ko, dahil pupunta. Blah, 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 assume, kapag ang mukha. Pero, buwang, totoo naman po. Yeah. Diba? Okay. So, kahit ilang beses ko na po ito ginagawa dito sa office, nararamdaman po rin namin yung kaba. Okay, tao din po kami, hindi naman po kami magagaling. Again po, sabi nga po dito, pag kinapalang mo yung mukha, kakapalang? Pusa! So, sino yung mga yun? Artista! Diba? Yung sinapolis, kakapalang mukha. Diba? So tayo din, royalista. Okay, pag ginawa mo lang tutuloy-tuloy, okay, kakapal din ang bulsa mo. Okay? So ayun po, at go back dun sa story namin, Sir Sandro, nakita ko yung isang message niya for last year. Nag-uusap kami, may balita ka na ba sa office? Ganyan-ganyan, wala pa, sabi ni Presto, move, ganito-ganito. Ang isang message na ron sa akin, natatandaan, pinakita ko sa kanya, sabi niya, ano ba yan, paasa na naman? Pero ayun yung po kung gano'ng ka-negative yung sagot. Pero again po, palakpakan ni Sir Sandro. Yes. Okay. Yun po yung sinasabi ko dito, nakita po talaga namin kung paano po nag-transform yung life namin sa Royal. Again po, hindi po kami yung mga millionaires na sila Arnel Salazar, Jerome Cruz, yung tipong ako hindi ko sila kilala eh, personal. Pero syempre nakaka-inspire yung nangyayari sa buhay nila. Pero po, nang ikaw mismo maka-actual ka ng kasama mo, kasabayan ko yun, millionaire na blah blah blah, mas may inspire ka po. Ako ah, for me. Kasi sabi ko, uugod-ugod lang yun, uhugin lang yun. Tapos sa millionaire na ako hindi. So there's something wrong. Okay, so ayun nga po, nakakatawa. So Sir Sandro, I'm very very proud of him and his team.
Okay? Na tinutulungan niya po talaga lahat ng mga tao dito sa Singapore. Okay? Again po, pwede po palakpakan niyo sa mga... Okay. So, ayun po. Nag-join na ako sa Royal. So, ito na po. Normal distributor lang din po, katulad nyo. Dati po, umuupo-upo lang po ako dyan. Okay, ngayon po, dahil makapalaya yung mukha, sabi ko, sige, try nga, speaker nga tayo, ganyan-ganyan. Okay, sabi po kasi ng mentor namin, okay, once na tumulong ka po ng bukal sa loob, na kahit walang kapalit, mas malaki po yung babalik sa'yo. Correct. At nangyari po sa akin yun. Totoo po yun, honestly. Hindi ko po inasahan na, hindi ko inisip na, ano, na parang, tutulungan ko yun, baka mas marami pa siyang ma-invite sa akin, blah, 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 etc. Diba? Pero po, nakakatawa, ang galing talaga ni God. Kasi nung tumulong po ako, dun po bumulusok yung grupo ko. Okay? And okay lang po ba ituro ko sa inyo kung paano po bumulusok yung grupo ko? Yes! Okay. So, meron po akong kopyahan. Konti lang naman. Okay? So, bago po ako mag ano, before, I need to speak in English na nga pala. Okay, before I proceed in my training, I always tell a story. Okay, and this story is story about... Wow. Yaman ni Royal! Yeah. Okay, story is all about dog number one. Sino na po nakakalam ng story nito? Taas ng kamay. Meron na eh. Okay. Yung mga nakarinig, okay, for the benefit of other people na hindi pa po nakakarinig. Okay, dog number one. Sabi niya, there's a food, there's a food, there's a food. Okay, there's a food, there's a food. Sinabi niya kay dog number two, there's a food, there's a food, there's a food. So, takbo sila ngayon. They run. Okay, there's a food, there's a food, there's a food. And then, dog number three asked, okay, why are you running? Why are you running? Okay, there's a food, there's a food, there's a food. May pagkain, may pagkain, may pagkain. Okay? So, sabi niya, oh sige, takbo din. Ganun din sila. Okay? Si dog, nakita sila ni dog number 4. Sabi niya, ano yung ginagawa niyo? May pagkain, may pagkain, may pagkain. Takbo ngayon ni si dog number 4. Takbo sila, takbo, 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 takbo. Nakita ni 5, 6, 7, 8. Okay? So, sabi ni 8, sabi niya, ano ba talaga tinatakbo natin? Ano ba tinatakbo natin? Ano ba tinatakbo natin? Sabi, may pagkain, may pagkain. May kanina ba tayo tumatakbo? Umabot na po ng 1 month, tapos sila yung takbo, okay, wala naman, ayoko na. Okay, sinabi niya kay 7, sabi niya, sige, ayoko na rin. Noong nakita, uminto na si 7 tsaka si 8 dito. Sabi nila, kita mo itong mga ito, babaliw. May pagkain daw. Di ba, wala naman. Sabi niya, so, kinausap nila si 6, wala kang mapapalansa, walang pagkain. So, uminto din si 6. Ganun din, kinausap si 5, huminto din si 5. Ganun din, kinausap si 4, huminto din si 4. Okay, umabot na lang 3 months, 1 year. Ang tumatakbo na lang si 1, 2, 3. Okay? Dahil 1 year na, wala pa rin sila nakikita ang pagkain, huminto na rin si 3 and 2. After 1.5 years, okay, 1.5 years, okay, bumalik si dog number 1. May dala-dala pong malaking crispy pata sa bibig. Sabi ni 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, where did you get that food? Diba, sabi ko siya, I told you guys, there's a food, there's a food, there's a food. Ano pong story nun? Wala lang. Okay, so, ang story po nun, para po sa Royal lang yan. Yaman tayo dito. Naniniwala kayo? Yes! Yes! Ang hindi po maniwala dito, mangyayari kayo kay 8, 7, 6, 5, 4. Nagdama yan! Sabi, hindi ka yaman dyan. Hindi ka yaman dyan. Pero I guess, guys, huwag kayong hihinto. Tuloy-tuloy lang. Kailangan napaka-clear sa utak nyo. Yes. Kung ano yung mapupuntahan nyo. Kahit 1 year pa yan, 2 years yan, 3 years yan, 4 years yan. Wala pong question yun na mapupunta ka sa Millionaire Circle. Yes. Pero ang tanong lang, kailan? Correct. Pero again, mapupunta po kayo lahat sa Millionaire Circle. Yes. Yes. So yun po yung story ng dog number one. Kailangan po again, napaka-clear sa utak natin kung ano yung pinasok natin sa negosyon ko. Okay? Yes. So, again po, na-build ko yung team ko, dito po ako nag-start. Okay? So, paano ko binild yung team ko? Nag-start ako sa letter C. Okay?
I choose them. Hindi po ako yung kinita. Uy, sama ka sa akin. Di ba? Uy, sama ka sa akin. Meron nga ako na, nakatawa nga, meron kaming message ng girlfriend ko. At nakita namin, for the past ilang months na yun, may nagme-message sa kanya, royalista din. Sama ka sa grupo, sama ka sa grupo. Out of nowhere, may message ka lang ng ganon. Parang talagang, pag ikaw naka-receive ka po ng isang message na hindi mo kakilala na sama ka lang sa Royal, ano mapifeel mo? Ni hindi mo alam yung Royal? Wala lang. Tama? Pero sino to? Stranger. Okay? Ako po, I'm very, very careful kung sino yung ipapasok sa team ko, lalo na kapag ako yung nag-direct. Bakit? Kasi po, baka pasakitin ang mga ulo nyo nun eh. Diba? So, we have three types of people. Mahilig ako sa hayop. Sino mo mahilig sa hayop dito? Ako. Ha? Anong hayop yan, Sir Sandro? Ha? Okay, so, sige po. Magbibigay po three kinds of birds. Okay, first. Okay, first is the turkeys. Okay, turkeys. Sino po nakakaalam ng turkey dito? Turkey. Di ba yung turkey malaki? Yes. It's a very huge bird. Okay, turkey is a very huge bird. Okay, and their faces is like pangit. Okay, blugadito, di ba? Ganun. Di ba? Ganyan sila. So, meron pong mga ganun tayo mga tawag dito, prospect. Okay, kahit distributor, may mga ganun din. Hindi mong pagpasok nila dito sa office, kaganyan. Di ba? May mga ganun. Okay, meron din dito na mga prospect na sinasabi nila, alam ko na yan! Networking yan! Di ba? Pero tingnan mo sila. Di ba? Wala naman. Di ba, alam niyo po yung turkey, di ba? Pag ginanong mo yun, bugud-bugud. Ganun din siya, bugud-bugud. Ganun din siya. Ganun din siya. Ganun, bugud-bugud. Pero pag nilapitan mo yun, gaganyan yun. Pag talikod, Wala naman, 'di ba? Yes. Quit lang, yeah. Wala nang balahibo. 'Di ba? Bugbug, loko 'yun. Bugbug ako. So, ano po 'yung sinasabi ko dito? Okay? Wala pong ano sila, puro ano lang, puro laki lang, puro angas lang. Pero pag nakita mo 'yung loob or pagtalikod na nila, wala naman pala sa kung sinabi. So, ano po 'yun? May mga prospect tayo na puro forma pero walang pera. Walang puro-puro, pero walang datong. Okay, puro lang sila. Alam ko na yun, loko mo pala dyan, experience ko na yun, blah, blah, blah. To be honest po, yes, there's a lot of companies and na nagpapasira po talaga sa industry natin. Okay, and I believe lang po, sa labas, it's either pangit na experience or misinformed. Yes. Okay, so trabaho po natin as a royalista, prove to them or show to them what is real MLM. Okay, what is real networking? What is Royal? Okay? Again po, itong industry na to, I'm very sure siguro mawala na ako dito sa mundong to pag hindi nag-build bulas tong negosyo to. Ganun po ako ganun po ako super believe dito. Okay? So, ayun po yun, yung mga turkeys. Okay? So, wag na wag nyo pong sasamahan sila. Kasi pag may kinakausap po ako mga ganun, sinosort ko sila eh. Okay? Inaalam ko kung bakit siya bagay sa team ko. Hindi po ako yung, gusto ko mag-royal, sama mo sa team mo. Ito pa lang. Hindi po ako yung, uy talaga, sige na, sama ko na sa akin. Okay? Again po, isa lang yun. Pero again, ang hahanapin natin, yung kaparehas mo. Yung kaparehas mo mag-isip, kaparehas ng gigil, yung motivation, kung bakit nalang gagawin yung Royal. Again, okay? So, ayun po yung mga turkeys. Okay? So, meron pa pong isa. Okay? So, meron tayo mga chickens. Chicken, 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 nagkakak. Okay? So, yung mga chickens po, ito po yung mga, hindi ba? Ano po kinakain ng mga chickens? Palay. Diba? Ano yung sabi niya, sir? What chickens eat? Eight! Tama ba English ko? Parang pangit. Eat. Ha? Bulate! Sir! Bulate! Chickens, diba palay? Diba? Palay, diba yun? Ito yung chicken. Diba yun yung? Ako yung chicken? Pellets. Gagano'n yun eh. Tama? Gagano'n yun eh. Subukan niyo yung chicken, bigyan natin ng steak. Let's give them a steak. Ah,
Steak as not snake. Okay? Di ba yung manok ka ganyan? Hindi man. Tapos sasabihin na, ayoko niyan. Juicy. Ayoko niyan. Steak, yun ang binigyan mo yung steak. Ayoko niyan. Di ba? Bakit? Kasi hindi sila sanay. Binigyan mo ng mas masarap. Binigyan mo ng mas malaking income. Hindi sila sanay. So sabihin na lang, ayoko niyan. Palay na lang ako. Di ba? So ano po yun? Ito yung mga taong sanay lang sa 10K per month, 20K per month, 50K per month, even 100K per month. I consider them as a chickens. Okay, bakit po? 100K per month sa Royal, normal? Yes! Masigit pa nga eh. 100K per week, normal? Normal. Yes, sabi ko nga po sa inyo kanina, yung kapatid ko is earning 1 to 2 million per month. Baka po, ilang oras na lang to. At malupit po nun, dahil trinabaho niya Royal 1 to 2 years, ay 2 years na, siguro kahit hindi siya, ay matulog lang siya eh. Pumunta siya ng Bali, whatever, kahit saan niya gusto, kikita siya ng 100K, mahigit pa. Yes. Okay? So I'm very sure, sinabi ko sa sarili ko, kaya ko yan. Mangyayari na po yan. At minsan po nangyayari sa akin, sabi ko nga po, kung friend ko kayo sa Facebook, natutulog ako, 2 AM, kailan kayo nag-encode? Basta nag-encode sila. Umagang-umaga, tulog na ako. Di ba? Pagkakita ko, meron akong another 10,000 pesos. So, yun po yung sinasabi ko. Okay, tuloy-tuloy nyo lang po itong negosyo nito. Okay, darating po ang time na mahati at mahati din yung trabaho nyo. Yes. Okay? So, ayan po yung mga chickens. Ano pa yung mga chickens? Ito yung mga ano, yung mga may ingay. Ayan, dito tayo, dito tayo, dito tayo. Di ba? Masasaya. Masasaya itong mga to. Masaya naman talaga kasama ng mga chickens. Di ba? Putak ng putak eh. Di ba? Ganun yun eh. Masaya. Ako, I spend time with chickens also. The experience ko po yan. Okay? Pero pag sinabi mo, tara, training tayo. Bukas na lang. Bili tayong package. So, next month na lang. Di ba? Ayun po. Okay? So, be careful kung sino po yung mga pipiliin nyo at sasamahan nyo. Okay? At ito po malupit. Okay? Kailangan, ang hanapin nyo is yung eagle nyo. Yes. Lahat po ba tayo agila dito? Yes! Yes! Siyempre, lahat tayo agila dito. Nandito na kayo, nagtitraining na kayo. Tama po ba? Yes! Dahil kung hindi kayo agila, nasa labas kayo, or kung may ginagawa kayo, nandyan lang kayo, takatambay ka lang. Okay? Siyempre, may mga eagles din tayo sa labas. Okay? Pero siyempre, may ginagawa yung mga yun. Nag-RBP, everything, etc. Okay, pero again, I believe, nandito po kayo sa training room, agila ka. Yes. Correct? Yes! Okay, good. So, syempre po, di ba, pag eagle, yan yung mga may sariling diskarte. Or tipong, kahit iwanan mo, lilipad yan. Correct? Okay? So, ayan po, maganda po niyan is kahit hindi mo na masyadong bantayan. Okay, kung baby eagle pa, syempre kung eagle ka, pwede mo i-guide. Di ba, agila yan. Diba? Tapos yung baby eagle, ginaguide din siya ni mother at eagle, diba? Tama? Yes. Okay? So imagine niyo po, makakita kayo ng eagle sa sabog ba grupo nyo? Yes! Oh, for sure! Eh kung puro turkeys chickens kaya? Pwede kang kumita, pero hindi ka magbibuild. Again po, ito ang pinakanatandaan ko sa sinabi sa akin ng mentor ko, which is my brother. Everybody can sell. Everybody can sell. But culture builds. Okay, everybody can sell, but culture builds. Sinasabi rin sa atin ni chairman, okay, kahit ibang kumpanya, pwede tayong kopyahin. Marketing plan, etc. Pero yung culture, kung ano yung ginagawa ni Royal, yung po yung kakaiba. Yes. And I suggest sa team nyo, gumawa kayo ng culture nyo. Yung masaya, hindi yung boring. Hindi yung tipong parang pare-pares kayo nag-iilang pababa. Again po, pag napakaganda ng culture nyo, hindi po... Ano yan? For sure, sasabog at sasabog yung grupo nyo. Yes. Okay? Yes. So, ayun po yun. So, imagine niyo po, paano ka makakuha ng eagle? Kailangan, eagle ka din. Nakita ka po ba ng eagle? Na chickens may bit-bit-bing eagle. Eagle ako. Di ba? Wala naman po ganun. Tama po. Di ba? Wala ka rin nakita ang kalabating lumilipad, may eagle sa baba. Di ba? So, paano ka magiging eagle? You need to attend trainings. Okay? You need to know more about the company. Okay? Lahat at tinan mo, kahit pa ulit-ulit, sabi nga ni Sir Sandro kanina,
hindi niya na maiisip kung ilang beses na siya umatin ng RBP. Ako din po, hindi ko na alam. Minsan kahit yung training sa YouTube, kahit ilang beses ko na pinapanood ko pa din. Okay, lalo na po kapag dumadating ako sa side na nadadown ako. Okay, pinapanood kasi doon ako namomotivate ulit. Okay? So kailangan, ganun po tayo, kailangan maging agila ka muna bago ka makakuha ng agila. Pero iba naman, minsan, uy, agila, agila. Agila, agila. Nagtago eh. Ano nga kung kuha yung agila mo kung ino? Ikaw na-apply, agila yun eh. Kasi nanunuka daw eh. Diba? So kailangan ikaw, kahit baby eagle ka, kailangan prestige ang dati. Yes. Okay, kailangan kahit businessman yan, kahit 25 years old lang yan si Fritz, kakausap ng ganito yan. Kasi ikaw mismo, kung alam mo yung sinasabi mo, kung alam mo yung kumpanya mo, kung alam mo lahat sa Royal, or tipong may idea ka, kahit sino pa yan, mabibida at mabibida mo yan. Correct. Okay? Correct. So ganun din po tayo, huwag kayong matakot kung mausap ng tao. Lalo na kung businessman yan, doktor yan, everything. Okay? Okay po? Yes! Yes! Parang wala na tayong ano, pakiramdam dyan eh. Okay? Nababaliw, sir. So, ayun po yun. So next, pag nakita niyo na yung mga eagles na yan, okay? I'm very sure okay na yung grupo nyo. Yes. Next, na gusto kong i-share sa inyo, is you need to see, is you need to change. I believe po, lahat po tayo iba't ibang profession. Correct? Yes. Diba, ako, fencing coach. Sir Sandro, nurse. Ma'am Mariel, nurse. Mga teams ko din, nurse. Everything, banker, everything. Kung ano-ano man. Pero again po, ang trabaho natin is dito, aminin na po natin, nasa sales tayo. Tama? Yes. Okay. So tingin nyo po, fencing coach, marunong magbenta? Hindi. Katawan. Okay? So, joke lang po yun, ha? Okay? So, change. So, kailangan po natin baguhin yung utak natin. Or baguhin kahit pa paano yung sarili natin. Okay? Kasi, nandito po, tulad na, meron po ako nakikita dito mga professionals na, engineers, everything. Pero bakit po ako yun nandito sa harap? Hindi ko lang po sinasabi magaling ako, hindi po ako magaling. Ang katawan lang po siguro na meron po akong onting experience na gusto ko pong i-share sa inyo. Kaya okay lang po ba, i-empty po natin yung cup natin? Para po kung ano po yung gusto kong sabihin at parating sa inyo, makuha nyo po. Yes. Imagine niyo po, di ba, ito yung cup nyo. Punong-punong ka na, magaling ka na, may PhD ka na, masteral, everything eh. Di ba? Sahod po naman, 20K. Di ba? Certificate lang pala yung PhD. Joke lang. Okay? So, joke lang. Yun, nagpapataw lang ako. Yes. Ngayon, ano? Power na! Power! Okay. So, pag nilagyan ko ng tubig yan, ano mangyari? Tapon! Okay, so hindi nyo po masasalo yung tinuturo ko po or i-share ko po sa inyo. So okay lang po, ubusin natin lahat yan para pag eto, nilagyan ko, is mapupunyo po ulit. Yes! Yeah, ano naman po eh, hihiling ko naman po sa inyo, hindi naman po ako makikipag-debate sa inyo sa pagiging doktor, sa pagiging lawyer, engineer, kasi wala po ako alam dyan. Again po, pinag-uusapan po natin dito is pagiging royalista. Yes! Okay? So okay lang po ba lahat po tayo is willing magbago para sa Royal? Yes! Yes! Winner! Yes. Okay, and again po, okay? May kikwento po ako sa inyo. Okay, this is a story is about Boatman. Sino po nakakarinding Boatman? Uy! Nakikisama talaga yung mga alam na yung story. Ay, huwag taas. Alam ko sino kayo. Okay? So, okay. Story ng Boatman po, okay, isang boatman, it isang professional. Ayun nga po yung sinasabi ko kanina. Okay? Si isang doktor, okay? Sumakay siya, umuwi siya sa baryo nila. Sumakay siya sa isang bangka. Okay? So, syempre, sagwaan yung isang bangker, kasama yung doktor. In the middle of their travel, okay, yung doktor, sabi niya, boatman, do you know chemistry? Sabi niya, ay, sir, I don't, I'm not a grad, I'm just a high school graduate. So, hindi ko po alam yan. O, sabi na natin, grade 2 lang po natapos ko, hindi ko po alam yan. Okay? Ganon! So, you miss 1/4 of your life. Okay? So, sabi niya, grabe, 1/4 na. So, ilan na lang, 3/4 na ng buhay ko. Okay lang. Buhay pa naman ako. Saan ba ulit? Tapos, nagtanong na naman si Boatman. Sabi ni Boatman, Boatman,
Do you know algebra? Eh, sir, sabi ko naman po sa inyo, algebra, grade 2 lang po tinapos ko eh, so hindi ko pa alam eh. Ano ba yan? So you miss another one-fourth of your life? Kuloti na lang buhay ko. Okay, sagsag pa pa rin. Grabe na ito ah. Sabi niya, nakulotong doktor na ito ah. Okay, so sagwan siya. So, nagsalita na naman si Boatman. Ay, nagsalita na naman si Doktor. Sabi niya, Doktor. Boatman, eto, do you know about history? Sabi niya, ang kulit mo nga, Dok. Wala nga po ako tinapos eh. Magsasagwan lang po alam ko. Ano ba yan? You miss half, you miss another one-fourth of your life. Grabe. Kulauti na lang! Ay! One-fourth na lang! Sabi niya, patay na ako! Sabi niya, sige to eh. Tingin ka na sa akin, sabi niya. Nag-iyan na siya. Sabi niya, huwag kang magsasalita ulit. Sabi niya, eh gumano na! Napansin niya. So tumayo si Boatman. Ginawa ni Boatman, tinaob yung barko. Ay, tinaob yung baka! Bam! Si Boatman, marunong lumang ngayon eh? Marunong! So gumagano si Boatman. Uploaded pa niya. Gano'n ba siya? Butterfly pa. Sabi niya, nakita niya si Doktor. Sabi niya, Doc, do you know how to swim? No! Help! You miss one rule of your life! Okay? So again, sinasabi ko po sa inyo, okay, hindi po dahil magaling ka na, matalino ka na, kung summa cum laude, kung anong cum laude ka man, alam mo na lahat. Again, yung tinuturo po namin dito is royal at gusto naman po namin i-share yun, hindi po namin pinagdadama. Yes. Okay lang po yun? So okay lang po ba, pag meron po nagtanong sa inyo sa labas, tulungan nyo rin po sila. Right. Yes. Okay, thank you so much po. Okay, so tuloy po tayo. And sana po, yung change is makisama po tayo. Kahit sa speaker, lahat naman po independent distributor. Is yes. Everybody here is independent distributor? Yes. Yes or no? Yes. Yes. Okay, kasi po, minsan, ang feedback sa akin, minsan ang SG Royalista daw, ganito pag nakikinig yung training. Diba? Isipin nyo po! Ito, isipin nyo po! Isipin nyo po! Kayong lahat! Power! Okay, isipin nyo po, ha? Lahat tayo, parang super seryoso, yung ganito lang. Okay, sabi ko, power! Walang mag-radak. Power! Diba? Kapag tayo na po pag may guest kayo, okay, pag may RBP, pag may sinabing maganda yung speaker, kaya sabi yung winner! Diba, ikaw natutulog yun, winner! Okay, ikaw din na hindi ka! Okay, hindi mo, yung speaker mo, ganun na. Ano yung guest ko? Ganyan. Di ba kailangan ikaw tulungan mo yung speaker? I-lift mo siya. Kahit hindi magaling yun. Okay, kahit bago yun. Wala pong nagsalita dito na magaling na kagad. Lahat pong nagsimula sa bago. Yung ibong, pag isusulat, ganito. Di ba bilog-bilog tayo? Dito may account ka, tapos dito may benta ka, kinakabahan. Okay, wala pong magaling kagad na, walang ganito kagad. Di ba? Oo, yes, kahit pa ano. Di ba, same pa rin. Okay? So, ganun po yun. So, okay lang po, pag may sinabi maganda si speaker, yes tayo, yes. Winner, power. Support. Kapag natutulog yung katabi mo, sabi mo, PAM POWER! Ganun po tayo. Okay lang po ba yun? Yes! Natututo po ba tayo? Yes! Okay, good. Okay? So, again po. Mukhang na ako taga dito ha. Okay? Pang lahi nga, nakaka-relate eh. Ay, naka distance, sir? Umahapin na nga sa akin, sir eh. Umahapin eh. O, diba? Ramdam po yung gani. Okay, so another C. Okay. You need to be... Kailangan mataas po ang commitment level nyo. Okay? Sino po dito na-reject na? Pag hindi ka pa na-reject, sigurado ako hindi ka pa nag-i-invite. Lahat po tayo dito ma-reject. Okay? Pag hindi ka na-reject, ay sigurado ako hindi ka nag-invite. Oh, wala kang ginawa. Sabi nyo, yung siya yung ma-reject eh, yung ma-reject. Anak na tipaklo. Paano kaya yaman dito? Okay? So,
yung commitment level po, as in kailangan napakataas. Again po, this business is a rejection business. Yes. Napakadaming negative sa labas. Yes. Ultimo Royalista na nga, negative minsan eh. Yes! Uy, nakaka-relate. Yung tipong pag dinanong mo, uy, di ba nag-royal ka? Ano nangyari? Walang pangit. Pangit na jacket na dyan, di ka umatin ng training, maski isa. Di ba? So may mga ganun eh. Tama po ba? Yes. Okay? So yung commitment level mo, kailangan taasan mo. At paano mo tataas yun kung bago ka? Again, attend trainings. Yes. Learn about Royal. Okay, alamin niyo po kung mausapin ng tao, sabi niya, Sir Sandro, magtanong ka na magtanong. Ako po, alam niyo po, kinapalan ko yung mukha ko nung nakaraang buwan. President was here. Minessage ko siya. Sabi ko siya, Press, can I bring you to the airport? And hindi ako nag-expect na magandang reply niya. Sabi niya, yes. So ako, tuwa ako nun. Okay, tuwan-tuwa ako kasi hindi ko po ina-expect na ganun ka-humble yung presidente natin. Yes. Ganun siya yung very reachable. Okay, so, ayun nga po, so nakasama ko sila. To add the story, short feeling ko, kasama ko sila. Mas mahigit pa sa artista eh. As in! Promise, hindi mo, pag... Ganun lang ako eh. Hindi ako makapagsalita. Alam mo, sa daldal ko punto, sila kaharap mo, uy, opo. Opo. Ganun lang eh. Tapos, nakakatuwa, kasama na si VP Mike. Gusto mo magpa-picture kay Press? Diba? Halos naman siguro lahat eh. Diba? Ako, gusto ko yung pagdating ko doon, Press, selfie tayo. Pero nahiya ako. Dahil sa taxi na kami, si VP Mike ang nagsabi. Sabi niya, Fritz, picture tayo. Uy, sabi ko, sige po, may dirip mo sa camera ko. Sa picture kami. Ayun, hanggang siguro sa airport, nakasama ko sila mag-breakfast. Kahit pa paano, syempre nagtanong-tanong po kahit pa paano. And nakita ko po, yung mga leaders natin, itong mga leaders natin yung super babae. Super babae. Ako po mag-i-insist magbayad. Gusto ko po magpakita ng gilas eh. Gusto ko magbayad. Pero sabi na, no. Wait eh. So, napakibait. So, sinasabi ko po sa inyo, lalayman nyo po yung pagkakalam nyo sa Royal. Kasi I'm very sure, kahit sino po makasalubong nyo, kahit networker pa yan, kahit top earner ng ibang company, kung alam mo yung Royal, walang babangga sa'yo. Correct. Ang bumangga, giba! yung commitment po, ako po yung naramdaman ko yon. Kaya po ako nag-design mag-resign. Hindi po pag nasa Royal ka po, ito yung Royal na. Pag nasa opisina po ako, pag nagle-less, kasi po fencing, di ba? So nakayan, nagko-coach ako, ganito, tusok, lakang, ganyan. Royal, usta po sa Facebook. Ayan, dami inquiries, ganyan, blah. So ako po, hindi na po ako productive. I'm very sure naramdaman ni Ma'am Mariel yan, yes, nila Sir Sandro yan. Hindi po, kahit break time mo, kahit hindi nga break time, Royal pa rin usapan. Meron nga akong ka-team. Ang cute. Di ba mag-usap sila ng boyfriend niya? Royal din ang pinag-uusapan. Oo, kasi alam niyo po yung pag nararamdaman mo na maganda yung ginagawa mo, hindi naman pangit pag-usapan yung Royal eh. Kasi yung ibang tao, Royal na naman. Anong gusto nyo pag-usapan nyo? Teleserye. Gusto nyo si ano? Si Samuel B. O kung sino mo, Coco Martin. Di ba? Eh, pag pinag-uugentuhan nyo na, sila lang mga kumikita eh. Correct. Yeah. Yung Royal pag-usapan nyo, yung kung paano kayo aasenso sa buhay, kung paano nyo maabot yung pangarap nyo, di ba ang sarap po? No? Yes! Di ba kaysa naman yung, pangat na naman sa trabaho ko, pagod na pagod ako. Pag gano'n po makakausap, minsan lumalayo ako. Ha? Distansya amigo. Oh, promise! Kahit po sa ano, meron po ako mga natirahan dito ang bahay, pag gano'n usapan, pasok mo muna sa kwarto ko. Kasi minsan kahit high energy ka, pag puro negative kausap mo, nakakapangina. Correct. Pero pag puro positive ang kausap mo, kahit madaling araw na, positive ka rin. Diba? Sinan mo nakaramdam na yung gabi dito? Diba? Kahit madaling araw na, gabi na, bumbaan, grabe talaga, ang lupit, ang mga. Pag alam mo yung tipo na pag sinabing, bibili ako ng kotse, hindi tanong ano eh. Hindi tanong kung magkakaya mo, mamahal nun. Ang tanong, anong kotse? Ay, anong kulay? Pula o itim? Diba? Pag sinang bibili ng Jaguar, blue o pula? Mga ganun. Kasi bakit sa Royal, imposible. Ay, posible po lahat! Yes! So ganun po yun.
okay, naramdaman ko kasi na yun na yung committed na talaga ako sa Royal. Okay, hindi man po ako ganun kalaki kumikita, okay? Pero naramdaman ko po na ito na, kailangan ko na talaga itong gawin. Yes. Sabi nga ni VP Mike Tan, na napanood ko yung... Napanood. Slang! When I watch this video, okay, sinabi niya po doon na kahit isa-isang araw, hindi ka nag-royal, hindi ka pa committed. Isang araw, hindi ka nag-royal, hindi ka committed. Kahit isang oras lang. Kahit 30 minutes lang. Paano ko magagawa yun, sir? Hindi ako makapag-invite, blah, blah. Post ka lang sa Facebook. Yes. Yes. May kausapin ka sa Facebook. Yeah. Royal na yun. Yes. Tama. Diba? Kasi kung hindi ka committed, makakalimutan mo yun. Yes. Ang girlfriend, ang boyfriend, lumipas ang isang araw, di mo siya naisip. Sa tingin mo, in love ka. Ay, ang tagot. Ang mga girls, okay, sa mga girls, yung mga inyong mga boyfriend, pag hindi ka po ba na-message ng boyfriend mo na isang araw, ang sakit? Sakit? Yes! Okay! Okay, so ganun po yun. Oo, okay lang. Winner. Okay? Bakit ko po kinikwento? Bakit ko po sinishare? Ganun po kasi, bakit ko, I mean, nire-rely. Para po mas madali nyo maintindihan. Okay? Mahalin nyo po yung Royal. Yes. Kasi pag minahal nyo po yung Royal, mamahalin po kayo niyan doon. Yes! Yes. Okay? Okay. So, yun po. Eh nga po, so sinabi ko sa sarili ko, katulad po ng sinabi ni ano ni Sir, basta isang chairman sir, kilatang president sir, sabi niya, sarili niya, kung kaya nila, kaya ko din yun. Okay, so kung kaya ko po, kung nagawa po namin ni Ma'am Mariel, ni Sir Sandro, mag-resign. Pati po isa kong ka-team, nag-resign na rin po. Yes! Okay. Yes. So, kami po, nagawa po namin, imposible pong hindi nyo magawa. Okay? So next po, sa C is you need to be believe. Okay? You need to believe sa company. Okay? So ano po ba yung company natin? Sino po ulit dito yung mga 1 month pa lang? 1 month pa lang, ma'am, sir. 3 weeks. Si sir, lagi ko na nakikita, parang tagal na dito. Eh. Yeah. Ma'am! Okay, ma'am, ano po ninyo? Ma'am Ana, alam niyo po bang may office tayo sa Pilipinas? Yes. Yes, alam niyo po bang may international advances tayo? Yes. Kilala niyo po kung sino yung may-ari ng Royal? Sige nga mo, ano po ang pangalan nila? Ne, sige, okay lang. Okay lang. Ang sinasabi ko po dito, okay, kailangan, you need to believe sa kumpanya natin. Paano mo maniniwala? Eh, paano kapag meron ka ng invite? Networker din. Sinabi sa'yo, sa Royal, alam mo ba, sa company namin, meron kaming incentives na Camaro. Pag na-hit mo to, makukuha mo yung Camaro. Interesting. Yes. Tama. Pag sinabi na-hit mo yung 2 million, may Camaro ka pa. Wow. Sa Royal, meron wala? Wala. Wala. Pero ito ang question. Okay? Kung hindi mo alam kung yung sistema ng Royal at yung sistema nila, maniniwala ka kagad. Eh, sir, sige, sige, yun na lang ako. Pero ako po, nung may nakausap akong ganun, kinompute ko yung match sales nila. Sa match sales natin, Diyos ko, yung Camaro na yun sa'yo din kinuha. Yes! Yes! Parang lima! Hindi ko na... sinabi na naman sinabing, sa Royal, dapat yung pairing nila, na-earn mo na ng 6 million yun. Okay? Sa pairing nila, na-earn mo ng 2 million yun. Parang yung dami ng tao mo is worth ng 6 million dito sa Royal. So, ang dami ng tao, ang worth ng pera na kuha mo is 2 million. Magkano ka, Maro? 3 million? Tama? So, 3 million, May 1 million ka pang extra sa Royal. Sa Royal pa. At ang malupit po nun, pag ikaw bumili, pangalan mo yun. Yes! Pag sila bumili, pangalan nila yun. Yes! Alam niyo yun? Hindi niyo alam, no? So, yun po yung sinasabi ko sa inyo. Kung hindi niyo alam yung company niyo, maniniwala kayo sa ibang kumpanya. Correct. Uy, binigyan ako ni ganito ng Camaro. Wow. That's true. Maganda naman talaga yun, eh. Mm. Pero ang tanong, mawala ka kaya dyan, Camaro mo pa rin yun? I don't think so. Okay? So, kailangan po, alamin niyo talaga kung ano yung company natin. Kung sino yung may-ari,
kung sino yung presidente, ano yung experience nila. Kung bago ka, okay lang. Normal naman yun na hindi mo kaagad alam eh. Mm. Pero again, paano mo malalaman? Attend? Trainings. Yes. Okay, next. You need to believe on our product. Okay. Sino po ditong may ibang sabon sa bahay? Ako, magtataas ako eh. May ibang sabon ako eh. Panlinis ng ano. Okay? Ang sinasabi ko po dito, maniwala kayo sa produkto natin. Baka pag pumunta ako sa bahay nyo, ang sabon nyo, Lux. Sabon nyo, Dove. Ang sabon nyo, ganito. Diba? Ano ba? Shampoo lang kasi wala naman pa tayong shampoo. Baka mamaya, Perla. Diba? Pride. O, pag Pride ang sabon nyo po, naku, mahirap yun. Okay, lalo na kung hindi na kung sabong panlaba. Okay? So, products po. You need to believe on our products. Kasi, di ba, tinanong ka ng kausap mo, maganda ba yung Kojic nyo? Okay? Di ba, nakakatanggal ba talaga yung tigyawat yun? Kasi ako, na-pimples ako eh. Ay, na-pimples yun. Ay, yes. Nagsumbong ka sa apply mo. Uy, apply, yung sabon natin, nakapapimples daw siya. Kung alam nyo yun, normal po yun. Tama? Yes. Kasi tinatanggal niya po yun talagang dumi sa katawan mo eh. Yes. Nilalabas niya lang. Pero pag tinuloy-tuloy mo yun, mawawala din po yun. Correct. Yes. Para po yung nagpa-facial ka din. Minsan sa facial, medyo fine yung balat mo. Pag nag-facial ka, boom! Yes. Para ka nang tigyawat at rubuhan ang mukha. Diba? Ganun po yun. So kailangan kahit pa paano alam mo. Kasi minsan yung iba, ginagamit na yung produkto, natatakot, masyadong takot. Sabi, uy, kasi ganito daw, kasi ganito daw, kasi ganito daw. Before kang sumang-ayon doon, kung sino naninira na yung magtanong ka muna. Tama? Yes. Okay? Kasi kung ikaw mismo nagdudo ka sa produkto natin, for sure, hindi ka buhasin sa negosyo to. You need to be product of your own products. Okay? So next. Bye-bye, babod. Okay. You need to believe on our system. Okay? Huwag na po kayo mag-invento. Sabi nga ni Sir Sandro kanina, this business is a copy business. Okay? This is a copy business. So, gagayahin niyo lang po siya. Paulit-ulit. Understand? Yes. So, madali naman po yun eh. Maintindihan, okay? Yes. So, next po, you need to believe in your cross line. Ito, one of my favorite dito sa believe na to. Again po, kami ni Sir Sandro, line? Magka-line? No. No. Kung natanda lang yung sinabi niya kanina. Magka-line? No. Hindi. Yun po yung sinasabi ko. Pero bakit po kami parang super close? Okay, but para pa kaming super tropa talaga niyan? Okay? Kasi po, kami kahit cross-line, natulungan po namin isa't isa. Hindi lang po niya alam kung gano'n niya ako na-inspire. Yung team niya, na-inspire po ako. At dun po din ako nanggigil para maging tulad din ng team nila. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi yan sa kanila. Hindi, kung hindi man sila naniniwala, pero sinasabi ko po ito ngayon sa harapan nyo. Yung team nila, kung makikilala nyo po sila, solid sila. Kung hindi man ganun kadami, pero yung yon lahat yon agila. Yes. Okay, yung tipong kahit matulog ka, alam mo, hindi na negative yon. Ganun po yung grupo nila. Super, super solid. Okay? So, again po yung cross line niya, sinasabi ko, lahat po tayo dito, huwag nyo, cross lines tayo eh. Bakit po nagsasalita dito? Wala lang. Okay, gusto po kayong tulungan. And kahit yung nasa labas po, pag dumating po kayo dito, huwag naman po kayo maging snabero. Okay, kung ako po na-feel yung snabero, mahihain lang po talaga ako. Pero kung magtanong, lapitan niyo po ako, willing naman po akong tumulong. Okay po? Again po, si Sir Art po, na nag- mentor ko, na sinasaludo ko talaga, tinuro niya sa akin, sa amin, wala po tayong kulay. Okay, walang pula, walang dilaw, walang itim, lahat tayo royal! Yes! Okay. So kasi po, pag inisip niyo na royal lang tayo lahat, pamilya mo yan. Iisa lang yan. Okay, again, yes, meron tayong sarili-sariling grupo, pero tumulong ka din sa iba. Again po, sinasabi ko sa inyo, kung super selfish ka, ewan ko nalang mangyayari sa'yo. Correct. Lumaki ka man, babaksa ka din. Correct. Okay? Pero pag tumulong ka, without any expectations, mas lalaki at mas lalaki grupo mo. Correct. Okay? So, ayan po yung cross line. Next, you need to believe on your uplines. Okay? Yung mga uplines mo,
May istorya po ako dito about sa uplines. There's a couple, okay? They're looking for lovebirds or birds, okay? So, they go to a bird shop, okay? And they find another, beautiful bird. Sabi nila, sir, how much is the bird? Sabi nyo, magkano, may idea po ba kayo magkano ibon dito? Kaya, sa Pilipinas kaya? Yung ibon na lumilipad, ha? Hindi yung mababaalipad. Baka may alam kayo dyan. Okay, so yun na. Yung bird na yun, 550 or 505.70 SGD. Mahal mura, ibon. Mahal? So sabi nun, same, a reaction. Ang mahal. It's too expensive, la. Para makalilate sila, sir. Okay? It's too expensive. Okay? So, hanap pa tayo iba. Sabi mo, masyadong maganda. Hanap sila na medyo, hindi masyadong maganda. Hanap sila ng ano, medyo na parang naagas na yung balat. Pero okay pa rin naman. Nagino pa rin siyang kulay. Sabi niya, sir, magkano po to? Ano yan? 505 plus 440 plus 440, naka 3 package pala siya. Sabi niya, ba't ang mahal? Sabi niya, yung isa pala, sorry, balik ako. Yung isa pala, bakit ang mahal? Sabi niya, royalista kasi yan eh. Okay? So yung isa, sumunod, royalista din yan, at malupit yan, marunong mag-RBP yan. RBP? Wala yung RBP. So sige, hanap tayo. Okay? Ngayon, meron sila nakita, parang, ano na, nakagano na, nakagano, pero maganda pa rin. Galing niyo! Nakagano na. Sabi niya, yan! Ngayon ha, sigurado, mura na yan ha, mukhang ano na yan eh, ewan-ewan na. Okay? So, kasi nakagano mo, mukhang disabled na yan eh. Okay, so sabi niya, royalista po yan, tsaka naka 31 accounts po yan. What? Sabi niya, ano yung 31 accounts? Sabi pa rin sabi nun. Okay? So sabi niya, sige. So pusak sila, pinakadulo, dulo. Mga ganito. Eh nakita nila sa sulok na sulok. Matandang-matanda na, basag na yung mukha ng tamulmol. Okay, yung mata, luwa, tas, basta mukhang ewan. Okay, mukhang ewan. Sabi ito, magkano ito, sigurado ito, bibili ko na to. Sabi niya, sorry po sir, it's not for sale. So, ha? Ano ba papala mo dyan? Bakit hindi yung binibenta? Kasi po yung mga nakita niyo yung ibon sa labas, siya po yung upline nun. Okay, kahit mukhang tamulmol yung apple nyo, maniwala at mahalin nyo siya. Yes. Okay? Dahil, again po, wala po kayong makikita ang apple na tuturuan kayo ng mali. Yes. Okay? Kung meron man, siguro piling-pili. Kasi meron naman din talaga. Aminin na natin, minsan may apple na hindi ka tutulungan eh. Diba? Pero again po, kaya nga may crossline eh. Pero again, if your apple is there, if your apple is always there to help you, to guide you, to give you the wisdom or parang yung mga skills na natutunan niya, magpasalamat po kayo. Okay? I-appreciate niyo po sila. Bakit po? Kasi darating ang time, magiging upline ka din. Okay? So kung ikaw, kung epal-epal ka sa upline mo, kung matigas ng ulo mo, asahan mo yung downline mo, matigas din ang ulo. Kasi sabi nga, copy upline. Copy business. Okay? So ganun din po eh. Sino po dito ang kasama ng upline nila? Taas ang kamay. Pwede po ba kahit sigawan nyo lang sila, thank you upline. Thank you upline! Yes, kailangan mo. Okay? So, last. Sir Fritz, naniniwala na sa company, ganda. Sa produkto, pag makakaarvest na dyan, sa sistema, yayaman ka talaga dyan. Ang gagaling ng mga cross na eh. Ang pogi, mukhang tamo nung apply ko. Okay? Pero kung ikaw, pag uwi mo, pag ano mo? You. Yayaman ba talaga ako? Patay! The power! Winner! Yeah? Pero ikaw mismo, if you are not believe in the system or in Royal 100%, okay? Pag 99.9, hindi, yung may 0.1 pang nawawala, sabi ko sa inyo, hindi kayo magiging successful dito sa negosyo ito. Kailangan ikaw mismo maniwala ka. May story ako tungkol dyan, okay?
Mayroong isang kaset. Okay na po ba magkwento ako ng magkwento? Yes! Yes. 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 Kasi mahilig po akong magkwento eh. Okay, kahit wala namang kwenta. Okay. So, kwento ko. Okay, isang castle. Parang may isang hari. Sabi nung hari. Dahil malapit na ako mamatay. Okay, dahil malapit na ako mamatay. Gusto ko may mapapangasawa ng anak ko, yung princess ko. Okay? So, pero wala naliligaw. Kasi super yaman eh. Hari, prinsesa nga eh. So, nag-announce ngayon yung hari. Sabi nung hari, kung sino lahat ng makakapunta dito sa kaharian ko, unang-unang lalaki makakapunta sa kaharian ko, nag-announce siya sa baryo. Sabi niya, yun ang mapapangasawa ng anak ko. Pero syempre, gumawa yung hari ng mga obstacle. As in, superhero, buba, dagat, everything, mga hayop, nandun lahat. Parang, ganito siya. Hindi po magaling mag-drawing, ha? O, yan, castle. O, yan. Yan, castle, ganyan, oh. Okay? So, castle. So, ito, yan yung dagat, tapos ito yung gubat, ganyan. Dito yung hari, tsaka yung prinsesa. Okay? So, dito nila ina-announce. Nandito yung mga lalaki, tapos may malaking wall dito. Kasi ito na yung parang activity. Nandito yung mga obstacle. Nandito yung mga lalaki, nakikinig sila. Okay? Pagkasabi ng hari na yun, kung sino una makakarating dito, sa castle na to, siya magiging magkasama ng anak ko. Biglang may tumalon! Tug-tug-tug-tug-tug-tug-tug-tug-tug! Nakarating siya. Dun sa castle. Sabi nung hari, uy! Congratulations! Paano mo nagawa yun? Kasi yung galing eh. Sabi nung, Tubig. Paano ba? Water. So sali. Sige, kahari ang nga pala sa sali. Water. Okay, so sabi, kuha yung tubig! Please, get a water! Okay, so, ayun na. Iminom na. Glug. Sumigaw. Anak na walawe naman, sino tumulak sa akin? So, ano pong aral nun? Okay? Wala tayo. Yes! Okay? So, sabi niya, may tumulak lang pala sa kanya. Pero, naabot niya. Minsan po, kailangan lang natin ma-push. At pag na-push ka, okay? Kahit ayaw mo minsan, pero pag na-push ka naman ang upline mo, is magiging successful ka rin sa negosyo. Okay. Yes. Successful din ako, push me more, sabi ni Fritz. Diba? Huwag naman po, okay? Kapag kayo, sinasabi ni Upline, training tayo. Tara, brainstorming, planning tayo, structuring, everything. Sumama na po kayo. Correct. Okay? Dahil pag pinama kayo ng Upline nyo, siya din, tama siya. Yes. Okay? So, ayun po yun. Are we learning? Yes! Okay. Thank you. Okay. Next, tapos na po tayo sa B. Okay? Ang next ko dito is, what do you think? Attitude. No, abnormal. Ah. Okay, sa tingin nyo po, yung royal, normal tong ginagawa natin? No. Is this normal? No. What we are doing in royal, is this normal? No. Bakit? Kasi yung kinikita natin dito, abnormal din. Yes! Okay, ano po ba yung normal? 20K, 60K, 100K? Standard. That's normal. Standard yun, lalo na ko dito kang Singapore. Pero again, yung mga kinikita ng upline natin dito, 2 million. Mm. Ako po, to be honest, kumita akong 2 million one month, ano kaya nangyayin sa pera ko? Di ba? Hindi ko, baka hindi ko alam kung saan ko yung spending. Pero syempre, ngayon may idea na. Sports car. Yes! Diba? Sabi nga dito, kahit daw ang pangarap mo dati nandito lang, pag nag-royal ka, tataas pa yun. Yes. Okay? So, dito kasi, kailangan maging abnormal ka. Sabi nga ni Sir Sandro, ni Ma'am Mariel, kahit nagtatrabaho sila sa mga mental, okay, mas baliw pa sila doon. Kasi bakit?
Kasi realist ka eh. Correct. So kung ikaw, hindi ka pa abnormal sa kitaan sa Royal, kung hindi ka pa nababaliw sa Royal, ibig sabihin, hindi ka pa ganun ka-royalista. Yes! So, sino ba gusto maging baliw dito? Yes! Okay. Okay? So, next A. Oh, sa tingin nyo, ano na talaga to? Sirit na? Avoid! Avoid! Okay? So, sino avoid na natin? Negative! Sino, meron po ba kayo napapansin yung mga negative pag kinamusta mo na? Diba? Isa lang, uy, good morning! Diba may mga sa office, good morning! Oh, maganda sa umaga ngayon. May mga kanala mo gano'n? Yes! Ano maganda sa umaga? Diba? Okay, minsan, diba? Umuwi si Mister, nagluto si wife. Sabi niya, eh walang pagkain. Sabi ni Mister, ano ba yan? Ako nagtatrabaho dito, walang pagkain. Diba? So nasaktan si Mrs. Kinabukasan, kinagabihan, nagluto. Sarap ng pagkain, dami. Pagdating ni Mister, ano to, fiesta? Anak, antipak ng negative yan, oh. Yeah, dito, layuan niyo po yung mga taong ganun. Okay, again po, kahit napakaganda ng ginagawa natin sa Royal, maraming magsasabing negative dito sa business natin. Alam niyo po yung ano, yung ice bucket challenge. Kasi nominate po ako ng one of my uplines sa Pilipinas. So syempre, ako po, ayoko maging KJ. Okay, syempre we donate. Okay, I never do ice bucket challenge, hindi ako nag-donate. Okay, kaya kung kayo po nag-ice bucket challenge, please donate. Yes. Okay? So nag-ice bucket challenge ako. Nakita ko sa post ng kaibigan ko, na ba yan, ice bucket challenge pa kayo. Donate nyo nila yung tubig sa Africa. May mga ganun. Kahit may mga nakikita nga akong pictures sa Facebook na ganun eh. Again, ano bang intention ng ALSA? Di ba makatulong? Yes. Di ba? Pero bakit there's still some people or many people in this world na titingnan yung napakaliit na negative? Para lang may masabing negative. Correct. Ganun din dito sa negosyo to. Yes. Kahit ang gusto mo tumulong, ang sasabihin lang sa'yo, pinagkakaperahan mo lang sila. Correct. Yes. Pero ito po sinasabi ko sa lahat dyan. Sa tingin mo, pagkakaperahan lang, di ba kasumali? $55. Di ba? Huwag kasumali, isa ka lang. Di ba? Isa ka lang. I remember, isa sa inuman to ng mga friends ko, puyat na ako noon, ayoko na. Ayoko na talaga. Pero natanda ko yun eh. Medyo drogy ako. Sabi niya, huwag ka nang umalis dito. Hindi kasi sila royalista eh. Huwag ka nang umalis dito. Bibili kami ng mga package sa'yo. Gumano yung tinga ko. Ay, sabi ko sa'yo, hindi, okay lang. Hindi ka bumili ng package. Okay lang, umili na talaga ako. Kasi may pasok ko niya bukas. So, ano ko lang doon, hindi po ako talaga pumipili ng pasaan yung tipong super negative. Yung feeling nila, mag-i-stay ako doon kasi bibili sila ng package. No way. No. Isa ka lang. Diba? And sa totoo lang po, mas marami pong gustong sumama sa team ko. Yes! Sa team natin, sa Royal. Okay? Kaya kapag may nag-inarte sa inyo, hayaan nyo sila. Diba? Hayaan nyo, tandaan nyo. Yung mga, yung pinagpapakipot pa, yung nagpapakipot pa sa inyo, dapat silang mamilit sa inyo, isama nyo sila sa Royal. Correct! Kasi bakit? Napakaganda po ng Royal. Ito lang, sinasabi nga ni Sir Sandro, ito lang ang daan para yumaman tayong lahat. Okay? Sa corporate, yes! Aminin natin, may umayaman, tama? Yes! Pero ilan? Isa. Siguro? Baka bilang mo nga lang sa limang daliri ko eh. Diba? Sinasabi pa nila, pyramid yan! Sa taas lang kumikita! O para po para po maliwanagan yung iba, okay? President! Vice President! Okay? Managers! 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 Employee! Familiar? Yes! Ha? Pyramid? Yes! Pyramid? Yes! Ayoko niyan! Ayoko niyan! Kaya nga po nag-resign na ako dyan eh. Pero again, hindi po ako against ha. Empleyado din ako dati. Pero utang na loob naman, pag sinabihan kayo ng pyramiding scam yan, ako minsan sinashow ko sa kanila to eh. Kasi sinasabi yung kita lang daw, ito lang daw kumikita eh. Ito tanong ko, sino mas masipag? Empleyado, Presidente? Empleyado. Sinong 8 hours pumapasok? Empleyado, Presidente? Empleyado. Sino nag-OT? Empleyado, Presidente? Empleyado.
Empleyado. Ah, sino pinapagaling na ng boss? Empleyado, presidente. Empleyado. Pero sino mas malaking kita? Presidente. Boom. Boom. Parits. Okay, pero dito, sa atin, sila doon, di ba square? Mas tayo bilog. Ayan. Okay. Sino apply nito, di ba? Okay? Uminto. 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 Tama din. Ito, bumuluso. Match, 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 match. Sino mas malaking kita? Ito o ito? Downline. Sino ang downline? Ito o ito? Downline. Downline. O sige, si X o si Y? Y. Si Y. Sino mas maraming kita? Si Y, si X? Y. So, sino nga yung pinamiding? Yun. Exactly. Kasi sinasabi nila, mas, ito lang daw yung kumikita eh. Diba, ikalukuhan po yun. Dito sa networking, dito sa MLM, in this industry, kung sino mas masipag, yun ang yayaman. Yes. Sabi nga ni Pres, okay, it's not the big who beat the small. It's the fast who beat the slow. Okay? So, ayun po yan. So, again, avoid nyo po yung mga nega-nega. Kapag naninega ka na, dumarating po din sa time yan, minsan nung bago-bago ko, kausapin mo yung upline mo. Sabihin mo, upline, power mo naman ako. Upline, i-mentor mo naman ako. Upline, labas naman tayo. Kasi you need to regain your energy. Okay, normal po yun, lalo sa mga nagsisimula. Nararamdaman nyo po ba yung minsan nakakapagod? Yes! Pero again po, sinabi ko po doon sa sarili ko, 1 to 2 years, tatrabawin ko yung Royal. Ang dami naging negative sa akin. Pero, after ng 1 to 2 years, ito na po yun, magre-resign ako, magpapakasarap ako, uwi ako ng Pilipinas, mag-enjoy-enjoy na lang ako dun. At nangyayari na po yun. Okay, sila, enjoy-enjoy ngayon, pakasarap-pasarap ngayon, pero after 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, ganun pa rin ang buhay nila. Okay? Dito po, tinuruan ako ng mentor ko, it's either you play, or pay later, or pay now, play now, or play later, or pay now, and play later. So tingin niyo po, anong mas okay? Play now and pay later, or pay now and play later? Pay now. Pakiulit po, pwede sabay-sabay tayo. Pay now, pay later. Bakit? Eh parehas din naman para tayo magpipay eh. Eh di ako, pinili ko na magpakahirap ako ngayon kaysa magpakahirap ako sa uli. Again po, my parents, ito po, one of my reason bakit ako nag-super committed, super digil sa Royal Lantong. We are okay naman yung family namin. I have yaya, dati sa Pilipinas, we have cars. Pero again, yung tatay ko, sa super, turkey. Okay, mayabang. Bumaksak yung kumpanya niya. Kasi sa employment, ba ganun lang yun eh. Pag biglang bumaksak yung kumpanya mo, minsan gusto sa pahala ng boss mo, tapos si baka. Okay? Ayun, wala pala kami ipon. Kasi wala. Okay, from beautiful school, from Catholic school, napunta ako sa medyo mababa. Okay, actually po, ayun, nawala lahat. Broken family. Nag-away na yung parents ko. Wala yung maids, so wala lahat. So, ako po, sa attitude ko noon, I need to do something para makapag-aral ako. And which is yun nga po yung pumasok yung fencing. So I'm a varsity player sa fencing sa University of the East. Yes! Labang yes. Yung dito? Yes! Okay, yung mga yun, yung mga alma mater, okay? Hindi naman din po, sige sabihin na natin hindi ganun ka, kasi ka, or sige, pero I'm very proud of my alma mater. I'm very proud Warriors. Hindi rin po ganun kamura yung tuition doon. So, how can I afford na mabayaran? As in, wala po talaga. Imagine niyo po, ang pera ko lang, binabaunan na ng parents ko 100 pesos per day. Okay? From Mandaluyong to U-Belt, pamasahe ko pa lang po parang 40 pesos na. Okay? Tapos babalik pa ako ng training ko sa Pasig. So, stagdaga mo pa lang, sabihin mong 20 pesos na naman yun. So, ang pangkain ko lang, 40 pesos, whole day po yun. Ako nasa labas. Okay, so, ayun nga po, bumabiyaya ko.
scholar ako, pinagpala by ni Lord. Pag nasa training ako minsan, dahil nationality po, ang training po namin after school is 7 to 10 p.m. Okay? Minsan inaabot 11 p.m. Wala po akong pera. Ang talagang pera. Uwaw na uwaw ako. Ito po, aminin ko sa inyo, may nadaan na po akong store. Yung may mga soft drinks. Okay, dumikwat ako dun. Opo, dumikwat talaga ako. Okay? Nakakatawa man, pero po seryoso yun. Ganun po kahirap yung buhay namin before. Buhay ko before. Hindi naman alam ng magulang ko yun. Nag-shoplip ako sa soft drink. Kasi huwag ako. Kasi po talagang training namin, patay na patay ako. Ayun, eh meron ako ano, can opener. Iniwan ko lang sa kanto. Oh, pero ba't ko po sinishare to sa inyo? Naranasan ko po yung medyo okay-okay yung family. Naranasan ko po maghirap. Ayun ko na po maranasan yung hirap ulit. Napakahirap po. Super hirap. As in, siguro po, nasabi ko lagi sa sarili ko, ayoko maranasan ng mga anak ko yung naranasan ko before. At paano ko gagawin yun? Kailangan, meron ako isang opportunity or ginagawa na pwede ko pamana sa kanila. Power! 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 Okay? So ito po mo yan. Yung account po natin, whatever happens sa atin, huwag naman sana, agad-agad, pwede po natin mapamana yun sa mga anak natin. Yes. Okay? So, para po tindahan lang yan. Okay, employment. Sabi mo lang, sikat. Oh, sige, manager ka, o presidente ka, malasing ka, ay yabang mo kasi, di ba mga ganun? Sinagasaan ka, o binaril ka bigla. Yung pagiging presidente mo ba, mamamana ng anak mo? No. No. Diba, inihintay ba? Grabe kayo, may vice president kaya naghihintay sa kabilang kwarto. Sila yung papalit. Eto, simple na lang, tindahan. May tindahan ka, mamatay ka, sino mapapamana ng tindahan mo? Yung anak mo. O yung sino na iwanan mo? The same. In this business. Okay? Pag ikaw, may nangyayari sa'yo masama, ang mapapamana, kahit malaking-malaki na yung pera mo dun, mapupunta pa rin yun sa family mo. Yes. At tuloy-tuloy lang po yun. Yes. Ganun po kaganda si Royan. Yes. Okay? Is that... Okay po ba? Yes! Yes. Okay. Okay. Mga tatlong oras na lang. Yes! Okay? So, last po. Okay? Sabi daw nila, convert lang po natin yung... Ayan. Convert lang po natin yung alphabet into numbers. Okay lang po? Yes. Okay lang po? Yes. Yes. So, tingin niyo po, naging successful tayo dito. Let's compute, ah. Let's compute. Ano po yung H, A, B, C, D? Pwede pong pakita yes. Mo. Yes, A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H. H. O, oh, one. One. 18. Galing. Sabi mo yun, sir, ha? Sir, sir. Four. Four. Why? Minus. Sure? B, W, X, Y, Z. 23. Ilan ba ang alphabet? Yes. Ah, 20? 3. Ano ba talaga? 23. Okay. O. Oh. A, B, C, D, F, G. Okay lang po ba tulungan nyo? Yes, kanina pa po ulit ang salita. Okay lang ha? 15. 1, 6 daw. R. 18. 10. K, A, B, C, D. 11. Okay, ngayon add naman po natin. Hindi po magaling sa mate. 8 plus 9? 9. 8 plus 4. 1, 1, 1. 8 plus 9, 1. Okay. 8 plus 1, 9. Okay. 8 plus 1, 9. Okay, plus 18. 7. 7 plus 4. 31 plus 23. 54. 54. 16. 16. 17 plus 18. 8 plus 11. 99. Wow. Almost. Yeah. Okay. Siguro, shortcut ko na. Okay lang? Yes. Okay. Hindi ko alam kung this is a coincidence. Spelling na attitude. Yes. Bubol ako din ang attitude. Okay. One. One. T. U, B, W, X, Y, Z. 20. 19. 20. 9 9 9 9 20 20 21 21 4 4 5 1 plus 20 21 20 plus 21 9 20
81, 85, 100! Again po guys, kahit napakatalino mo, ang sibag mo, training ka ng training, di ba? Nararamdaman niyo yun, yung training ka ng training, ang sipag ko na mamamatin, wala akong absent, di ba? Nag-invite ako, di ba? Ginagawa ko yun everyday, ginasabi ko yung ginagawa ng upline ko, ramdam mo, magiging successful ka na, di ba? Pero darating ang time, boom, failed. Siyempre nakaka-relate. Yung tipong, minsan, kumikita ka na. Tapos darating yung time na mahihirapan ka, lalo. Ha? Nararamdaman nyo yun? Good news po pag nararamdaman nyo yun. Kasi po bakit? Kasi nag-fail ka na. Pero once you fail, and you learn how to get back up, you learn how to stand up again, you learn how to conquer your failures, that's very good. Kasi po, ibig sabihin, bumaksa ka ni. Pag bumaksa ka na, wala ka na ibang way, kundi? Yes. So, paano po mangyayari yun? Kailangan ng attitude mo, solid. Okay? Solid. So, again po, kahit napakasipag mo rito, kahit napakatalino mo, kung ang attitude mo mayabang, kung attitude mo hindi mo naiintindihan, mag-fail at mag-fail ka sa negosyo to. Last na lang po, before I end, okay? I have one story. Okay, this is two salesman. Salesman na sabi, dito Singapore. Okay, sabi niya, ako yung boss ha. Sorry. Salesman eh, punta ka ng Pilipinas. Tingnan mo nga kung ano, kung okay magbenta ng recharge doon. Nanti, punta siya. Yeah, nag-observe. Ang mga Pilipino, coffee drinker, tea drinker? Coffee drinker. So bumalik siya, salesman eh. Boss! Sabi sa akin, Boss Fritz! Oh, boss na ako. Boss Fritz! Sabi niya, negative. Hindi tayo makakapagbenta ng recharge doon. Coffee drinker sila. Sabi niya, ganun ba? Okay, sige, thank you. Salesman 2, ay salesman B, pinapunta. Punta ka Pilipinas, check mo kung okay. Pagpunta ng salesman 2, okay. Sabi niya, okay, wow. Sabi niya, pagbalik sa boss, Boss Fritz! Sabi niya, okay doon, mag-market ng recharge natin. Sabi niya, ha? Eh sabi ni salesman A, pangit. Eh, hindi daw uminom ng mga coffee, ay mga tea yung mga tao doon, hindi daw uminom ng mga ganyang klaseng inumin. Ayun nga, sorry. Ayun nga boss eh. Tuturuan natin silang uminom ng tsaa kasi lagi sila umiinom ng kape. Correct! Again po, different scenario. Pero magkaiba ng pananaw. Mm. Okay? So, attitude is how we look at things. Yes. Okay? So, kayo po, mas titingnan natin yung positive or negative? Positive. Okay. So, ganun lang po dapat. Lagi nyo po tingnan yung bright side. Lagi naman po talagang may downside eh. Always yun. Kahit sa trabaho mo may downside. Pero minsan, di ba, pag sa trabaho mo, kahit may sakit ka na, kailangan pumasok, kailangan tapusin yung project ko. Di ba? Kasi bakit? Tinitingnan mo, positive. Kasi, kikita ko, papagalitan ng boss ko, pasipayan ako bigla, baka kumangit yung image sa akin. Ganun po yun. Okay? So, okay lang po ba na lahat tayo dito, sana po pagbalik ko, makikita ko ulit kayo. Baka po makita ko wala na po dito yung iba. Yes. Okay? Baka po kasi dito, ha? Ano ba? Punong-puno tayo dito. Nagbalik ko, half na lang po. Okay? Sana po, lahat... Yun! Diba? Ano yung sabi ko? How we look at things? Okay? So, okay lang po ba? Mag-request po ako sa inyo na kung gaano po tayo ka-proud na maging royalista. Okay lang po, sigaw po tayo, this is royal. Yes! Okay lang yun? Yes! Sigurado? Yes! So, tingnan natin kung gaano kayo kabaliw, ha? Ito, napakahina! Ibig sabihin! Okay, so, tingnan po natin. Ready ako eh. Diba? Kita nyo, napansin nyo po yung motopad ko, may goma. Baka malaglag eh. Okay. Pwede po na medyo mag-compress po tayo lahat. Okay. Five seconds, ha? Yes. Makikita niyo naman po yan, magbibling. Sasabihin ko na lang po sa inyo. Galang. Ganyan, kita po ba? Pwede po mag-compress tayo lahat.
Okay, mag-compress na lang po kayo, gaganyan po yan ha. Wait lang, magbibilang ako, tapos this is Royal. Video ba? Video. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. This is Royal! Teka lang, parang hindi video yun ha. Ayun! Eh, kulang! Oh, ulang natin yung sabagay! Yes! Sa pagalan natin ng onte. Ay, oops! Kaya may goma! Teka lang ha. Wait, go! This is Royal! So thank you so much po ulit. Yes! Picture po muna lahat.